Welcome to Lee's Vlog. Hey mga palangga! So ngayon sa vlog ko na to, i-share ko yung experience ko nung nag-take ako ng IELTS exam. So ano ba yung IELTS exam? Ito yung ano, ito yung requirements sa mga bansang English country katulad ng Amerika, Canada, Australia, tsaka Switzerland. So kung pupunta ka sa bansa nila na magtrabaho ka or mag-student ka, yun talaga yung pinaka main ano, main requirements sa application niyo. So yung IELTS kasi, yun nga, exam siya, English exam. Dun susukatin yung ano mo, yung mind mo kung gano'n ka ba kagaling sa English. Pero may mga different band scores yon sa reading, listening, writing, tsaka speaking. So, ba't ako nag-take ng IELTS exam? Nag-take ako ng IELTS exam kasi isa siya sa mga requirements na nire-required dun sa bansang pupuntahan ko. At yung nire-required na score sa amin is CLB5. So, kailangan matake mo yung score na sa reading is 4, sa speaking, writing, and listening is dapat naka 5 ka. Pero much better kung mas mataas pa doon yung magiging score mo. Pag sa, meron ding student, yung kailang, pagdating yata sa student, medyo mataas sa kanila. Pero pag mga worker ka lang, parang mataas na yata yung 6. Pero yun nga, mas maganda pa rin na mas mataas yung score mo doon. So yung experience ko doon, una, kailangan mag-book online. Andito kasi ako ngayon sa Macau, so hindi ko alam kung yung proseso dito or sa ibang bansa is parehas lang din. Pero I think parehas lang siya eh. So, nag-book ako online, tapos parang one month before ako nag-exam, nag-book na ako. Wala pa yung pandemic noon. Tapos yun nga, sakto nung matapos ko yung exam ko, nagka-pandemic. So, ang bayad is, ano, umabot ng nasa, pag dito ka sa Macau, kasi dito ako nag-take na exam nun eh, umabot ng 15,000 pesos. Pero pagkakalam ko, sa Maynila yata, sa atin sa Pinas, nasa 10K o 12K lang. Madali na naman mag-book ng exam eh. Search mo lang yung IELTS exam, tapos near me, malalabas na dun yung mga testing center kung saan merong mga, ano, nagpapatest ng IELTS. So, yung experience ko nun, yun nga, reading, speaking, writing, tsaka listening. Pag sinabi kasing IELTS, sinasabi ng iba na mahirap nga daw. Yes, totoo po talagang mahirap. Pero, depende sa band score na kailangan mo. Kasi nga, yun nga, katulad nga sa amin, si LB5 lang kami, so medyo mababa lang siya. Depende sa program ng bansa na pupuntahan mo. So, sa amin kasi sa Canada, si LB5 lang naman nga sa amin. So, medyo mababa lang yun. Pero, depende nga din. Pero, pag student, mataas sa student, parang band 7 to 9. Parang band to 7 yata yung pinaka-lowest na dapat mo ma-reach na score. So, yun ang experience ko doon. Na, 3 hours before ng exam, dumating na ako doon sa testing center. Tapos, napaka-strict ng mga examiner. Bali, dalawa kasi yung IELTS eh, yung IDP Australia, tsaka yung British Council. Pero yung kinuha ko yung sa British Council, kasi yun lang yung available dito sa akin na mas malapit. Yung IDP Australia, IELTS din siya. Sila yung mga ano, mga organization na nagpapatest ng IELTS, tsaka yung British Council. So, sa British Council, napaka-strict nila, sa experience ko lang. Nung nasa testing center na ako, ang dadalhin mo lang dapat is water, tapos a piece of paper lang, tapos ball pen. Di mo kailangan, tapos yung ano mo nga, yung passport mo or ID number mo, ganun. So, yun nga, dumating ako doon mga 3 hours before ng exam ko, napaka-strict, tapos pipila kayo. Tapos, pagpapasok ka doon sa parang classroom, wala kang ibang dadalhin doon sa classroom, kundi yung ball pen lang. Tapos passport mo or ID number or ID card number or ID card mo. So ayun, yung experience ko doon is sa speaking yung speaking kasi is hiwalay siya. Bali next day mo siya dapat exam. Bali exam 2 days, pero sa part ko naging 1 day lang. Kumbaga, dapat morning exam ko is listening, writing. So nung test day ko mismo is nauna nga yung listening, sa writing, tsaka reading.
So, sa na-experience ko, yung pinakamahirap talaga para sa akin is yung reading. As in, talagang kailangan mo talaga mag-focus sa pag-review pagdating sa reading. Sa speaking naman, okay lang. Parang conversation lang siya na nakagawian mo na, nasanay mo na, yung ganun. Tapos yung sa listening naman, kailangan as in alert yung mind mo dun sa speaker. Yung parang yung recording system, kasi parang dapat may booklet naman kasi yun eh. So ang style ko dun, habang nakikinig ako ng mga questionnaire, sinusundan ko yung booklet kasi nandun naman mismo sa booklet yung question and answer. Tapos yung sa writing naman, bali dalawa siya. Yung task 1 tsaka task 2. Sa task 1, para sa akin sa writing yung pinakamahirap yung task 2 kasi talagang gagawa ka ng essay dun eh. Talagang dapat marami ka talagang maiisip na mga words. Pero pinaka bottom line dun sa akin is yung huwag kang kakabahan. Tapos magdasal ka lang, tapos i-focus mo lang yung sarili mo na kaya ko to, may papasa ko to. Ayun, talagang basta yun sa akin lang, huwag ka lang kakabahan. Kasi pag hindi ka kasi kinakabahan, may focus mo yung sarili mo dun sa exam, sa test mo, sa test paper, sa booklet. Tapos ayun, sa awa naman ng Diyos, one take ko lang siya. At yun nga, nasa CLB5 lang naman yung score namin. So band 5 lang. So, ayun, naipasa ko naman siya. So, ayun guys, sa mga magbabalak mag-exam ng IELTS, yung pinaka-tip ko lang talaga is focus sa pagre-review. And then, lagi kayo magbabasa kung sa reading. Dapat i-aral niyo yung sarili niyo. Sa YouTube naman, meron namang mga mock test katulad ng listening. Search nyo lang doon, IELTS, listening. Ayun, maraming mga mock test na pwede nyong yung sarili nyo i-exercise. Tapos sa reading, meron din. So, pag hindi kayo busy, ayun lang. Mag-YouTube kayo, doon kayo matutunan. Ako, hindi ako nag-review center. Hindi katulad ng iba na kailangan pa nila mag-review center kasi nga, kailangan nila yung, lalo na pag student ka, mataas na score ang kailangan doon. So, kailangan mo talaga mag-review center kung alam mong medyo tagilid ka talaga sa pagsasalita ng English or hindi ka naman talaga ganong kagalingan sa pagsasalita sa English, diba? Alam mo naman na ang mother tongue naman natin is Tagalog. So, ayun guys, good luck sa mga mag-detect na exam. Alam kong kaya nyo rin yan. Madali lang, huwag kayong kakabahan, focus lang sa pag-review. Tapos pagdating ng exam day, focus ka lang sa sarili mo, isipin mo, kakayanin mo to, may papasa ko to. Ayun guys, good luck sa mag-take ng exam. Bye-bye! Thanks for watching. Please like and subscribe. See you in the next video. Bye!